So you ready? Check this out. Welcome to Sunugan Sakumu. I am the Puting Kalabaw, and this is the semifinals for 200 straight cash. We also got Princess Thea versus Audrey on deck. So get ready for that. But right now, with no further ado, we're about to get this popped off right now. We got Lip Cram versus Zaki. Let's go. Yeah. Yeah. The first rapper to come up right now is Zaki. Let's go, huh? Yeah. Woo. Yeah. Woo. Yeah, boy. Lip Cram, where you at? Yeah. Damn, son. Anyway. Zaki, you ready? Ready. Lip Cram, you ready? Yeah. Kumugan, are you ready? Say yeah. Yeah. Lip Cram, call it in here. Heads or tails? Tails. Heads. Who goes first? I. It's on Lip Cram. Let's get it popping. Gini-gini ka to. Hanggang dito lang, no? Kahit saan? Bawang sunbo ka ngayon, ha? Inistok mo yung misis ko. 2019 niya na-pick, hindi sadyang na-like mo, bro. Para ano? May maanggulo ka sa battle natin? Grabe, sir! Nakabalik siya ng 2019 time traveler! Tanginan to, gago. Yo! Nakapag-semis to kasi sabi nyo ito'y matibay nga rin. Narinig ko yung verso mo, puta vertigo yung dinulot sa akin. Niwala ngang lalim to, tolang corny mo, kahit sa beat isalin. Kuha ko logic nyo, pinag-semi to para pabitay sa akin. Dalawang bayaw tinumba neto, ngayon bibingo si diputa. Hinayaan lang kitang mamuro, na magtapos kahit nakamura. Kaya yung bad boy mong asta, sa akin hindi uubra yan. Pangsunugan aking karga, ika'y nagsisiga pa lang. Tapos sa akin ka natapat, mukhang alanganin ka ngayon. Pagkumpronta, tagilid na parang magshot mo noon. Pero tinalo niya daw si Sight. Tinalo mo si Sight. Gago, ikaw yung ulats nun, yun ay malinaw pa sa tubig. Ultimo si Luns tumawag nun na may mali sa paglilitis. Si Romano nga, dinistract niya. Gamit pang gago niya na gimmick. Kung tunay nga kaming basura, eh ba't di mo matalo ng malinis? Para yung battle tustusan, may desperado na plano. Kita yung kabastusan nung nilagpasan niya yung mano. Oo, ginamitan ng katawan, nang gigigil, labas litid. Katawan, nang gigigil, tanginang diskarte yan, hagibis. At alam ko Muslim ka, respeto sa iyong relihiyon. Pero tuwang-tuwa sa kumo pag binabagsakan ka ng lechon. So paano na yan? Pag naka-live ka naman, anong tagline mo doon? Talitsyon ka naman? Ganon? Tanginan to, mali yan kapatid. Naliligaw ka na ng ruta. Alam nyo yung masakit? Naglilingkod na siya kay Buddha. Yung ginagawa mo ay haram. Ako yung parusang garapal. Dahilan sa trono at kampyonato, ikay hindi na mahalal. Ako'y hindi nabubusog. Dalawang liga sinampahan. Yung gutom ko masahul pa sa araw-araw Ramadan. Pag nag-rap daw to Optimus, kahit sino napapaguho. Pero yung TF Cerberus, isang papel, tatlo yung ulo. Tapos aatras pa yan. Gaganyan, lulusob, sisigaw. Ganap na ganap itong pabibo. Talagang bigay na bigay yung todo. Tapos yung TF, 1,000. Panginang yan, pero dapat lang. Kasi yung linya neto, puro rich. Puro piler at chismisan. Letrahang parang crazy mix. Di kayang makipagsiksikan. Dinadaan niya lang sa delivery, pero suntok mo pang lambingan. Dinidikdik na lang yung mukha, wala kasing linyang pandikdikan. At magaling daw to sa slant rhyme, sabi na mga umelibs dyan. Pero ba't nagagawa mo yon madalas sa salita na English lang? O si Gago, nahuli kam, alam mong ang corny yan. Di mo masalin sa Tagalog, magtutunog kang OG1. Ganyan sumilip ng angulo na di kayang gawin ng Judas. Kapag silip ka laban mo, mahahanapan ka ng butas. Inistok ko daw yung misis niya.
Oo, yun ay totoo. Gusto ko lang siyang kamustahin dahil natotroma na sa panloloko mo. 3GS nung round 1, 3GS nung round 2, aking fino-food trip lahat yan. Ngayong semis, 3GS din tong nagmumulti na banban. Mga rapper na tunog lata, uubusin ko ang kan. Sinakop nyo na sunugan at flip top. Mga mongoloid at wak, pag nagkaroon pa ng 3GS sa King of the Dot, ayoko na mag-rap. Bibigyan ko to ng bitch slap, sigurado tong si Lip Cram. Iiyak, wag na subukin pa man distract, dahil pag ako ng distract, hit him up! Siguradong tungkol sa tulakan namin ni Romano ang kanyang mga bitbit na angle. Sa'yo intense na yun masyado, para sa'kin yun ay friendly battle. Itutulak din kita! Ako'y bulldozer! Madali lang to itulak, pasi pushover! So anong baon mo? Bars? Nakahanda ako sa ganyan. Jokes? Tatawanan ko lang yan! Hindi ko forte ang comedy, pero may kalalagyan si Lip, buwakang ina. Di ko kayang pasakitin tiyan mo kakatawa, maliban lang kapag sinikmuraan kita. Paglalamayan tong bungal na tanga, condolence, mamamatay ka habang nagpapatawa. Chocolate, lumilihis ka na sa hip-hop. Binubuong imahe nito, pure bloopers. Di ka dito na babagay ka sa battle of the YouTubers. Di tayo magkalibel, mga baon mo kapos. Siguradong makakatay to. Makagago Jonah Renz, Kiko Matos, Kiefer Bros. Sila yung mga kahanay mo. Speaking of Kiefer, di ba best bud mo yung buang? Malapit loob mo sa kanya kasi parehas kayong bungal. Balita ko, bubuo kayo ng banda. Shit, tikas. Alam niyo kung anong pangalan ng banda? Ano? Tit Figas. Pero bilib ako kay Tit Cram. Kahit weakling siya, bumubuga. Di siya nawawala ng movement kasi yung ngipin niya umuuga. Bibigyan ko tong defeat. Tanging gamit lang ay skills. Magsashine lamang si Tit pag kinabitan ng grills. Most improved MC? Talaga ba? Si Anigma ang galing pala mag-joke. Karaniwan mga bara, karaniwan pa ang flow. Wala pa kung naririnig na linya mo na dope. Skills mo'y parang ngipin mo, hindi na mag-grow. Galing mo mag-rhyme. Galing mo mag-delivery. Yun na ba yung mga linya mo na bongga? Yung mga angles, ako, ikaw. Tangina mo, sino ka? Si Moira? Ganun ka na lang, tol. Bagay, tropa mo sila yun, no? Okay lang yun. Game. Mama's boy na spoiled bratong damuho na naghirap po tapete. Nung di na masunod yung luho, itong gago nagrebelde. Kaya parang may galit sa mundo. Kapag nag-i-spit tong butler, yung ginagawa mo sa nanay mo, wag mong dinadala sa battle. Tangina, pag hindi nasusunod, yung mukha bumubusangot. Anak, kain ka na, oh. Ma, gusto ko robot. Tangina mo, baduy. Yan yung binubuli lang in real life. Kaya nagbenta na lang ng shit. Gumigeto, tumataglay para matanggap ka sa streets. Mama's boy na humahaslin, di yata ka lugod-lugod. Sinusuyod yung kalsada habang terno yung suot. Nag-aalok ng marijuana na may bimpo yung likod. Tangina, may tumbler pa na Teletubbies. Fuck that. Tumutujoins ka, tapos damit mo, ragrats. Tangina na ito. At diba iniwan ka na ng tropa mo? Kasi nga hupak ka na sa yung bisyong hinagkan. At nung nagtulak ka na, yung trip mo di na masakyan. Sino pa sasakay sa'yo? Sino pa yung sasakay sa'yo, yung biyahe mo matagtag, bro. Sa mga bato tumatakbo, yung gulong ng palad mo. Kaya yung ending pinalit ulo, itong nagpipiling bugoy. Paransong-ransong ka pa, boy. Ikay pinang tubos tuloy. Tapos free ransom shirt, suot na mga
tropa mong tanga. Yung gusto nila makalaya, shit, dilat mata, lubog panga. Kaya wala kayong naloko. Kasi halata sa yung get up. Kita sa imahe mo na hindi na yon frame up. Tangay na, nung si Gago nasa kote, nagmamalinis maang maangan. Kaya pagdating sa korte, ikay agad na binasahan. Tangay na, nagpalusot pa to na... Kaya ko lang naman po nagawa yun kasi ako ay independent. Ang dami pang sinabi, puta, humaba lang yung sentence. Yun na ba yung sinasabi mo na hustling, na discarding kay galing, may sinisira ka na buhay. Tapos iyong naaatim habang ikaw ani ng ani, sa iyong kaing-kaing, ayun pasok siya sa kulungan ng walang tanim-tanim. Mahiya ka naman sa magulang mo, ikay tinanggap nila kagad. Isipin mo na lang. Ikaw na yung nagbenta. Tapos ikaw pa pinatawad. Kaya sana dama mo yung sama ng loob ng ama mo. Higit pa sana haslin mo yung mga ginastos na sayo. Sa shabu pati sa chonke, nadungisan ka na bro. Mahiya ka naman ng konti sa apelidong dala mo. Ganyan mamersonal, may bars, hindi pilit yung pulse. Hindi to chismis lang sa iyong ini-endorse. Sa tigit sa lahat, putang ina, alam ninyong legit yung source. Ha? Ano, isang angulo lang ba ginamit ko? Para sa akin, di na kailangan. Kaya isang angulo lang ginamit ko, pero 2 taon kanyang pinahirapan. Alam mo yan? Tang ina, puro personal shit. Tang ina, pambihira. Ito yung pinaka-scorer ko, kaya ang dami kong kinikita. Tang ina, puro kulungan angel. Tangin mo, itsura mo. Kamukha mo yung asset na nagturo sa akin. Bago pa magsimula, panay na to excuses. Inaneto, sobrang kupal na. Kesyo 2 tour na sinalihan, kaya di kumpleto mga sulat niya. Yung bungal, puro palusot, parang delo sa may butas pa. Doon pa lang halata nang walang kwenta yung diputa. Kahit isang dekada ka maghanda, parehas lang resulta. Ako ang harang sa pintuan ng pangarap mo, mga hangarin. Kahit ilang beses ka pa mag-excuse, di kita papadaanin. Para kay Lip Cram, hindi mahalaga edukasyon. Halatang hindi nag-iisip. Yung anak neto, lalaking illiterate. Wala kang class, sobrang fake mo, ulul. Ayaw mo ng edukasyon, pues, I'ma take you to school. Kinengkoy mo yung pagtuturo ni Sir Deo. Gumagana ba utak mo? Mr. and Mrs. Dominguez, si Lip Cram, napakakupal po. Oh. Na-call out ko ang iyong parents, baka lang kagulat mo. Binastos mo yung guro, kaya pinatawag magulang mo. Malamang nagpasulat to kay Moko Jean, kasi yun na lamang kanyang option. Kaya huwag kayong magtiwala sa hinahain nito. Tsak, may nakahalo dyan na poison. Palagi kang laglag sa isa buhay, kasi kulang ka sa talent. Gusto mo magkampiyon ng isa buhay? Magpasulat ka sa akin. Patay ka sa akin, Lip. Dapat mo nang ihanda iyong coffin. Tong pinsan, may injured. Parang si DeMarcus Cousins. Team pinsan? Kitil sa akin kasi weak mga yan. Broke rappers na trying hard maging team payaman. Puro imitation ng diskarte. Sagad kasi ang pagka-boplax. Kahit gayahin mo si Kong, walang maririnig na congrats. Nang bababae ka pa daw. Lately na lamang ko. Nang bababae ka kasi kamukha ni Shea asawa mo. Ang hirap ng kalagayan ni Lip Cram. Di malabong umiyak na to. Anong feeling na kamukha nung kabiyak mo yung bumiyak sa'yo? Pero pagdating sa commitment, nagiging iba siya. Ayaw niya ng fling-fling, gusto agad mag-live-in. Kasi makikitira siya. Magtabaho ka kaya. Para kumita kahit minimum wage. Tigas ng mukha mong mangbabae, wala ka namang sarili mong place. Kasi dependent sa babae, buhay king ang gusto. Sa paghingi at paghutot, gumaling ng husto. Si Lip Cram na buraot, dapat mang burahin sa mundo. Kaya yung premium 200K, dapat mo nang tanggalin sa isip mo. Dahil di ka magkakampiyon, mananatili kang palamuni ng misis mo. Ano? Ano? Ano?
Pala mo rin pala ako. Sa'yo ko lang nalaman yun, ah. Yo! Yung battle niya daw, inaabangan parang album ni Kendrick Lamar. Talaga? Bakit? May followers ka ba? Hindi ka nga kilala sa barangay niyo, may international ka pa. Sabi niya kay Romano, nung last battle ko, biniyak ko si M-Sight sa brutal na duelo. Yung last battle mo, sinibak ka ni Gerald, parang Julia Barreto. Tapos kayo, woo? Seryoso? Paano kayo nakumbinse? Kung si Romano yung panalo nun, ang tawag doon pagkonsinte. Nireference niya sa Eminem at Empoy. Lumanding lang sa empanada. Yung spaghetti pababa. Galing kay Sinyo yon lang yaka. Yung fake choke mo parang tanga. Wala ngang kalakip na bara. Tapos kinagat nyo ng kinagat. Ano? Wala kayong panlasa? Kaya yung Nico Masvidal, para sa akin walang use yan. Babagsak ka din sa Negro. Ako si Camaro Usman. At yung linya mong Circle of Friends. Gago, ikay aking nabisto. Linya yon sa Patibong. Nakanta ni Niro, kaya search nyo Patibong by Niro. Eksaktong 3 minuto. Tangina mo ng line bite ka. Bistado ka na tsong. Wala nang kawalatong kumagat sa Patibong. Nung akin yung nalaman, eksakto pang hapunan. Ako'y napamura. Kanyang pinagnakawan, may-ari ng pastulan. Anak ka ng tupa! Dapat sa'yo binabalya. Tinutuhod sinasalya. Pagkaluhod halik sa lupa para kang nagsasamba. Kaya sa hangad mong magkampiyon, yan ay mabibitin malamang. Pagkatimbog na tong si Lupin, the third placer ka na lang. Tangina. At ang laki ng galit mo sa 3GS. Bakit? Kasi yung grupo ang galing. Tumatak na sa hip-hop. Kama na dating sa PIN. Naging sponsor ng Whip Cup. Pera na dumadating. Naging icon sa Flip Top. Yun ang di mo narating. Kasi hindi ka nagsikap. Bakit sino ka ba? Pinakamataas mong views 8K lang. Masyado ka sa aming bitter bro. Kahit doblehin mo yan, wala pa sa kalahati ng TF ko. Kung umasta to, kala mo kung sino? Masyado ka yatang feeling fame. Kung wala kang 3GS na nakalaman laban, wala ka pa rin views na 100K. Bakit? Naranasan mo ba mag-million views? At may kanta ka bang nag-click? Nagyayabang ka sa amin, sus, sa NBI ka lang may hit. Oo, kami na yung squatting, ha? Oo, kami na yung squatting. Sa kahirapan nag-ugat, pinaghandaan yung kinabukasan gamit yung pagpupuyat. Halos lahat nilulunasan. Aminado mang hirap, umusad yung buhay at karera nang hindi nagtutulak. Kaya sa atin ako yung buenas, hindi tayo magkaparehas. Kalyado man yung palad ko, di yan nagdampian ng rehas. Kaya di ka pwedeng magkampiyon at idole ng kabataan. Mapabattle rap o tunay na buhay, ikaw dapat hindi tularan. Tulak! Tulak daw ako. Sabi na itong putapete. Tulak ka rin naman, tumigil ka lang nung presidente na si Duterte. Hypocrite! Tangina mo, ano yung angle na yan? Para lang mag-viral? Tignan mo nga itsura mo, mukha kang Taiman. Taiman? Sabi mo pa, kamukha mo si Looney. Ulol ka ba? Baka bata pa lang o sumobra sa 420. Kung ganyan naging itsura ni Looney, malamang di sila naging tropa ni Ron Henley. Sa kakagaya niya kay Loons, nakuha niya ang limelight. Ang galing kahit bungal, nakuha pa mang style bite. Napakatigas ng face nitong bano. Di pinalagpas pati disenyo ng tattoo. Copycat puta, grabe yan, lumago na puro copy lang ang ginamit niyang capital. Na booking na wannabe. Kaya tong puta pete pikon. Tangina mo lip cram, huwag kang feeling L, di ka eligible. Meron kang personality disorder. Dapat sa mental dalhin. Tutal gusto mo maging si Loons, sana ma-set up ka rin. Ikaw ay bonus. Laman ng round mo'y boring retens. Mag-focus ka
na lang sa wak mong clothing business! Balita ko matumal daw bentahan. Malamang lubog sa krisis to. Huwag ka mag-alala, Lip Cram. Meron akong solusyon sa isip ko. Batuhin ko lang granada shop nyo para mag-boom yung business nyo. Wala kasing may interest na bumili ng wak t-shirts niya. Di mo kayang iangat shop nyo kahit shoplifter ka. Mentalidad ko pang kampyonato, mala Kobe Bryant. Para ko laging merong bago, parang COVID variant. Tong Joker, palyado na ang mental health. Kaya ito, pati wakal na parang Gerald M. Pinanood ko to kadiri. Puro pang mongoloid ang hilig sa kakabaluktot mo ng daliri. Bumaluktot na rin ang isip. Di ba ginawan mo ng parody si Manggi? Oh, tukan kayo. Bakit? Yung AdSense mo humina na ba? Ginago mo na yung tao, kumita ka pa? Madupang to, grabe, lumutang ang tunay na kulay. Ako kupal sa battle, ito kupal sa tunay na buhay. Kalaban mo si Jonas sa semis? Ang malas ni Jonas, kasi kasama niya't katandem fake. Handa kang ipagpalit pinagsamahan para sa 100K. Malamang ibunyag mo kanyang secrets para lang matusta siya at ma-deep fry. Kung kakaibiganin niyo to, better think twice, kasi si Lip Eye snitch parang 6'9". Yung pagiging desperado mo, Lip Cram, talagang malala. Sa bagay, asawa niya nga ginagago. Yung bayaw pa kaya? Kunyari, katatawanan ng trip. Pero si Lip, gago yan. Mahilig siya man dis, pero pamilya niya ay dysfunctional. Na-expose ka ng malala. Biglang lumitaw ang weakness. Ngayon, alam niyo na kung gaano kadumi si Dominguez. You gotta give the judges a few minutes till we come up with a decision. This battle was crazy, you heard? Where everybody to give it up for Zaki and Lip Cram. This was crazy, y'all. Make sure you download the Kumu app and follow at Sunugan Rap Battle. This event continues. Give a shout out to Dwayne, your sisters in the building. Ruthie, 199X. Nessie Hot. What's up, baby? I see you. This was a crazy battle, and it's not easy to judge, so give us a minute while we put together the decision, the final decision. I want to thank everybody for tuning in. Sunugan, Sakumu, semifinals. Tell everyone, tell a friend. Sunugan, Sakumu, baby. Girl. Mash! I see you, baby. Girl. DJ Buddha on the one and twos, baby. This is how we rock. Sunugan Sakumu. Girl.
right, this is a hard one to judge, ladies and gentlemen. Please give us a little bit more time so we come up with the final decision. This was a crazy battle. Definitely classic. Shout out to everybody that's in here with us. Shout out to everybody that's watching. Shout out to everybody that's dropping gifts. Thank you very much. Sunugan Sakumu, baby, you heard? Low key, what up? RZA, what up? I see you, Lynn, what up? Thank you very much for the congrats. Thank you very much for the congrats. Yes, Audrey's in the building. Okay. We just came to a final decision. Listen, this was not easy to judge. You know, this battle was crazy. But now we have a winner. And advancing to the finals, the winner is 5-0, Zaki. Good shit, my G. All right. Judges is gonna come up right now and talk to you, you heard? Yo, kumusta po kayo lahat? Ako po si Ron Henley. Sa laban na yon, na masasabi ko lang sobrang ako, sa akin ako nahirapan ako mag-decide dun sa laban na yon. Sobrang bawat round may naririnig akong mga linya na magaganda, dumidikit sa akin, lalo na yung round 1, yung kay Zaki, yung tunog lata, tapos uubusin kong angkan, yung tutumba kong angkan, parang ganun, yung angkan. Ganda ng pagkaka-wordplay na yon. Round 1, binigay ko siya kay Zaki. Kasi ang ganda nung umpisa niya. Ganda rin naman yung pinakita ni ano doon, ni Lipgram, pero mas inangatan ni Zaki nung first round. Second round, binigay ko siya kay Lipgram dahil ang ganda nung mga, nakalimutan ko yung ibang mga linya doon, pero may magaganda doon mga ano eh, yung NBI, sa NBI lang siya may hit. Parang ganun. Ang ganda nun. Round 2, binigay ko kay Lipgram yun. Pero round 3, ito talaga yung pinaka nagano ako eh, sa round 3. Parang pareho eh. Mag-aangatan sila eh. Inano ko na lang, binasi ko na lang sa performance. Nakita ko kanina si Lipgram, nag-stutter, si Zaki, tuloy-tuloy lang. Pero although, so wala man, si Lipgram talaga yan ang isa sa mga paborito kong battle rapper dito sa Pilipinas. At ito si Zaki, pumapalag. So ako, binigay ko yung boto kay Zaki kasi nakita ko talaga na handang-handa talaga at pumapalag sa mga magagandang binibitawan din ni Lipgram. Kaya ito, para sa akin yung laban na yun, binoto ko para kay Zaki. Kaya yun, peace. Saka syempre, kung titingnan ko si Lipgram, siguro tutropahin ko siya kamukha ni Luni. Siguro, tingnan natin. yun lang. Ulit. Ayun pala. Hindi ko naramdaman. Ayun, so, paano ba? Binoto ko si Zaki. Kasi, ayun niya, tulad ng sabi ko kanina, nagampanan niya na maayos yung pagiging pangalawa. Nakapagbigay siya ng mga rebat na, although hindi naman ganun ka mind-blowing, sapat na para i-smokescreen yung mga angulo ni Lipgram minsan. Katulad nung sa round 1,
yung pinatumatak nga doon sa akin yung angkan, tapos konti lang nilamang ni Zaki doon sa round 1. Sa round 2 ganun din. Parang laging ganun eh, yung first part ni Zaki yung malakas, medyo pahina siya sa dulo, tapos si Lipcram naman, malakas yung dulo, medyo nagpo-warm up siya sa umpisa. Pagdating doon sa round 3, ayun nga, yung round 2 binigay ko kay Lipcram. Although nagkaroon siya ng stutter, binigay ko pa rin sa kanya doon dahil natripan ko yung angulo niya bandang huli, yung may halal, yung mga ganun. Tapos yung round 3, nandito na talaga. Tingin ko yung sumagip talaga kay Zaki doon sa round 3. Yung presensya niya tsaka yung rebut niya sa umpisa na parang nabawasan ng konti ng puntos yung round 3 ni Lipcram doon dahil sa rebut niya, yung Duterte, ayun. Kaya ayun, binigay ko yung laban kay Zaki, yung round 1 tsaka yung round 3 binigay ko sa kanya. Yeah. Pero dikit pa rin yun, kung pwede lang tabla, kung pwede lang ipromo to, kung dito tournament, malamang walang manalo. Yeah. Check. Yo. Ayun, Balaki the Pricing Batch 1. Para sa akin, kung sa usapin ng content, mas naramihan ako sa creative na mga laro at mga punchlines, kumbaga, ni Zaki all 3 rounds. Pero kay Lipcram naman ang gusto ko, para sa akin, mas malakas yung ilan niyang haymakers dahil nakabalo talaga sa mga relevant na angulo. Sure man ako kung totoo yung mga yun o hindi. Kumbaga, napaniwala niya ako dun sa mga angulo. So kung usapin content lang sa akin, lamang ng bahagya si Lipcram. Pero lamang si Zaki naman dun sa iba pang mga elemento tulad ng yung flow niya, mas marami siyang mga creative na mga bitaw, yung rhymes, may mga maganda siyang mga laro. At pagdating naman sa delivery nga, lamang siya sa projection at mas consistent. Si Lipcram medyo mas maraming dumi yung kanyang pagkaka-deliver. At nagamit din talaga ni Zaki yung pagiging pangalawang bitaw. Ang lakas nung ginagawa ni Lipcram, pero kumbaga nagmumukhang laging nahahabol niya o naaangatan. Kaya Zaki all 3 rounds, pero saludo rin kay Lipcram. Tulad nga ng sinabi nila lahat, ito yung ano ko lang, personal na pananaw. Sa battle na to, tangina, first round pa lang nila parehas, napakabagsik na, may kita mo na talagang yung dala ni Lipcram, talagang gusto niyang matalo, baragin talaga yung si Zaki. Si Zaki naman, yung baon niya, talagang pumapalag na talagang suntukan, kamao sa kamao yung ano eh, yung banata nila eh. Kumbaga kada round may mga punchlines na quotable. Sobrang dami ng punchlines, di mo na mabilang kasi sa next round yung magaganda na naman, tapos papatong dun. Ang pansin ko lang dito parang style clash yung laban sa kanila. Parang mas focused sa parang entertainment na papapatawa yung mga bars na nakakatawa at nakakaaliw galing kay Lipcram. Tapos yung mga bars na mapanakit at maganda yung struktura kay Zaki. So, dun makita mo yung magandang style clash na binitawan nila parehas. Pupunta natin sa round 1. Parang mahirap na tapatan yung round ni Lipcram. Pero nung bumuga si Zaki, parang lumamang siya ng gahibla dun sa round na yon. Dala ng kung ano yung ano niya. Dala ng pagiging pangalawang MC na mag-spit sa laban na to. Talagang nagamit niya maigi dahil may mga rebat. Pare sila may rebat eh. Counted, ang ganda ng mga rebat nila dahil andun sa topic na talagang nireactan. Yun yung nire-rebat nila. Tapos sa round 2, si Lipcram may isang buong angle na maraming bars versus nung kay Zaki na maraming angle tapos puro bars din na nakakalat. Hirap din timbangin tol. Round 1, 2, 3. Mahirap timbangin dahil parang tie eh. Paisip nga kami nung matagal kung paano ba ito i-judge kung parang pareha silang panalo kung susumahin mo talaga yung kabuuan. Nagkataon lang na yung round 3 ni Lipcram na ang lakas tol. Para akala ko okay, medyo nakakalito na talaga. At tapos nung bumuga naman si Zaki, may mga points kasi sa parts ni Zaki na parang embedded na yung rebuttal. Doon yung parang para sa akin medyo may pagka-winning factor. Dahil bukod sa freestyle rebuttal
na parehas naman sila meron, dala ng pagiging pangalawang MC niya mag-spit. Parang yung strategy, sumakto. Kumbaga, isipin mo rin yung angulo kung kailan at dapat gamitin at ano yung bubuga mo para ma-neutralize lahat, ganun-ganun ganyan. Nagkataon na yung mga punches na dala ni Zaki, in a way, parang nare-rebat niya yung mga kakasabi lang ni Lip Cram. Kaya kahit parang gusto ko sana itay yung mga rounds, parang lumalamang yung atake ng yung bigat ng punches na nagiging valid sa akin dahil nagagamit ni Lip Cram yung angle ng malakas. Ngunit nairerebat naman dahil sumakto yung salong angulo na kasama sa round na yan. Kaya sana naintindihan yun. Lilito rin ako eh, pero parang ganun. Ano pa bang pwede sa atin sabihin? Lip Cram, lupit ng punchlines. Parang talagang may entertain ka. Maaaliw ka sa lahat. Zaki naman ang baon niya rin. May mga bagong flow, mga bagong maririnig ka ng mga rhyme schema technique na hindi lang siya dahil sa technique, kundi dahil tama yung paggamit ng punches eh. Kailangan talaga sumusuntok ka, pak, pak, pak. Ganun dito, tol. Itong battle na to, suntok magkaibang style, pero pareho sumusuntok. Kaya classic. Pares panalo, walang natalo, lahat kayo panalo. Pero kung kailangan mamili, para sa akin, ibigay ko ng gahibla ang boto ko kay Zaki. Pero props kay Lip Cram at enjoy to. Classic. Hi, magandang hapon. Ako po si Looney. Nasabi na nila lahat ng mga... information pertinente. ganito na lang. Simplihan na lang natin, no? Kanina talaga, siguro sa lahat ng mga na-judge ko na battles dito sa Kumu, dito ang pinakanahirapan ako, yung pinakahuling nagbigay ng boto. Dahil ang hirap talaga. Hindi lang mahirap i-explain kung sino panalo, mahirap din malaman talaga kung sino nanalo doon para sa akin. Kung ako yung papapiliin, ayokong may umuwi na isa na masama yung loob dahil feeling niya na pinili namin yung isa at hindi namin na-appreciate yung ano niya. Pero mas nangingibabaw yung dahilan na kailangan mo talagang pumili. Dahil kung hindi kailangan pumili, hindi ako pipili. Napakadikit ng laban. Round 1 ni Zaki tsaka ni Lip Cram, sobrang dikit. Siguro yung pinaka-turning point doon yung may sinabi siya tungkol sa kan ba yun? Angkan? May linya siya tungkol sa angkan. Yun yung parang, wow, okay. Sobrang dikit noon, pero yung linya na yun, parang pwede ko sabihin na yun yung deal breaker doon. Or yun yung nagpanalo sa round 1 ni Zaki. Sa round 2 naman, lumamang si Lip Cram. Doon na pinakita ni Lip Cram na mas well-rounded siya na sa elements ng battle rap. Kumbaga, kaya niya mag-comedy. Ang gaganda din ng mga napili na angulo ni Lip Cram. Napaka creative. Kumbaga, sa lahat ng mga nakasalpukan ni Zaki, dito talaga pinaka... Siguro, nahirapan din talaga si Zaki na makulusot talaga kay Lip Cram. At siguro kung sa round 3, kung papapiliin naman ako, dikit siya. At para sa akin, inisip ko na tabla siya. Kaya inisip ko na parang dapat tabla lang to dahil round 1 kay Zaki, round 2 kay Lip Cram, round 3, parehas nilang pinakamalakas na round para sa akin. Akala ko talaga para okay, ipapanalo na ni Lip Cram to dahil para sa akin, dikit lang yung dalawang round, tig-isa sila. Tapos nung narinig ko yung round 3 ni Lip Cram, talagang pang round 3. As in, best material, yung wala ba kayong panlasa, yung entire angle na yun, kung paano niya na ituloy-tuloy hanggang sa, siguro sa dulo, yun lang yung ano, pinagkaiba. Parang mas malakas ng konti yung ender ni Zaki sa ender ni Lip Cram. Pero yung bars leading to sa ender ni Lip Cram, sobrang lakas. At yung isa pang kinalakas din ni... or naging advantage para kay Zaki is siya kasi yung pangalawa. So nakakapag-rebat siya. At sakto, lumanding lahat ng mga rebuttals na binitaw niya kanina. Napakalaking tulong nun lalo na sa sobrang dikit na laban na to. At kung sabihin man ng iba na 5-0,
kumbaga, hindi mo ma-judge ang dikit ng isang laban sa bilang ng judge na bumoto para sa isang tao o sa isang rapper. So, para sa akin, solid na battle to. Abangan ninyo to ang upload. Paboritong battle ko to. Hindi ko alam kung kailan ma-upload to, pero gusto ko itong mapanood ulit sa lalong madaling panahon. Gusto ko malaman kung tama ba yung pagkaka interpret ko ng mga bara, dahil syempre on the spot yung judging, pero napaka-solid. Congrats kay Zaki. Saludo kay Lip Cram. Kita kits sa finals. Yeah. And there it is.